Saan nga ba nagsimula ang lahing Pilipino? Gayong ayon sa pag-aaral ay wala pang tao noon sa lugar na ito. Pero dahil sa mga eksperto, mananaliksik ay nabuo ang teoryang pandarayuhan dahil sa sinasabing tuloy na lupa, ginawang daanan ng mga tao noon. Tinatawag din itong Sundaland noong panahon ng yelo, ang sabing-sabing lupa sa ilalim ng dagat. Ang Sunda at Sahul Shelf ay dating nakalitaw sa ibabaw ng tubig na parang mga tulay na lupa na nagdurugtong sa mga kalapit na bansa tulad ng mga ito sa pagitan ng Taiwan na konektado sa Hilagang Luzon, Borneo na konektado sa Palawan, at Borneo na konektado sa Sulu. At ang unang naitalang mga tao dito sa Pilipinas ay mga Negrito, Indones at Malay. Dahil sa iba't ibang lahi, may iba't ibang kultura. Kaya bago pa dumating ang mga Kastila, ay mayaman na tayo sa malayong kultura na minanapan natin sa iba't ibang pinagsimulan ng ating lahi. At may isang kultura noon na ginagawa pa hanggang ngayon. At kahit hindi pa dumadating ang mga Kastila, ay ginagawa na natin ito. Ito ay ang pagpapatuli. At halos lahat ng mga tao dito, maging ang mga Muslim, Kristiyano o iba pang mga sekta, ay ginagawa ito. O sa madaling salita, ang mga Pilipino ay ginagawa ang tradisyon na ito, ang pagpapatuli. At saan nga ba galing ang kultura na ito? Pero bago ang lahat, pakipindot muna ang subscribe button, kasama na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago akong video. At may kasabihan tayo kung sinong pumindot ng subscribe button ay suswertihin sa mga oras na ito. Ang pagpapatuli ay hindi lang pala kultura, kundi isa itong pakikipagtipan sa Diyos. At ito ay minanapan natin kay Abraham, na pinagsimulan ng Hudyo o mga Hebreo at mga Israelita. Kung sa panahon ni Abraham ay pinatupad ito ng Diyos, bakit until now ay ginagawa pa rin natin ito? Ito ba isang palatandaan kung saan tayo nagmula? Dahil kung ginagawa nila noon, ginagawa natin ngayon. So basahin natin ang Genesis chapter 17. Ito ang aking tipan na inyong iingatan sa akin at sa inyo at ng inyong binhi. Pagkamatay mo, tutuliin lahat ang bawat lalaki sa inyo, at kayo'y tutuliin sa laman ng inyong balat na masama. At ito ang magiging tanda ng aking tipan sa inyo. Sinabi dito na kung hindi ka daw magpapatuli, nasa labas ka ng kanyang sambayanan. At may 8 araw na tutuliin sa inyo, at bawat lalaki buong kalahian ninyo ay ipinanganak sa bahay o ang binili ng salapi sa sinumang taga ibang lupa na hindi sa inyong lahi. Ang ipinanganak sa bahay at ang binili ng inyong salapi ay dapat tuliin, at ang aking tipan ay sa inyong laman na pinakatipan walang hanggan. At ang lalaking hindi tuli na hindi tinuli ang laman ang kanyang balat na masama, ang taong yaon ay hihiwalay sa kaniyang bayan, sinira niya ang aking tipan. At sinabi ng Diyos kay Abraham tungkal kay Sarai na iyong asawa ay huwag nang tatawagin ang kaniyang pangalang Sarai, kundi Sara ang magiging kaniyang pangalan. At sa akin siya ay pagpapalain, at sa kaniya ay bibigyan kita ng anak. Oo, siya ay aking pagpapalain at magiging ina ng mga bansa. Ang mga hari ng mga bayan ay magmumula sa kanya. Na magkagayoy, nagpatira pa si Abraham at nagtawa at sinabi sa kaniyang sarili na magkakaanak kaya siya na may 100 taon na, at nanganak pa kaya si Sara na may 97 taon na. I will make my covenant with thee and thy posterity. Thou shalt be a father of many nations. No longer shalt thou be called Abram, but thy name shall be Abraham. I will make nations out of thee, and kings shall come out of thee. I will give unto thee and thy posterity a land for an everlasting possession, and I will be their God. As for Sarai thy wife, thou shalt not call her name Sarai. Her name shall be Sarah. And I will bless her, give thee a son also of her. She shall be a mother of nations. Kings of people shall be of her. Sinabi ni Abraham sa Diyos, kahimanawari, si Ismael ay nabuhay sa harapan mo. At sinabi ng Elohim, hindi, kundi ang iyong asawang si Sarah ay manganganak sa iyo, at tatawagin mo ang kaniyang ngalang Isaac, at ang aking pagtitibayin ang aking tipan sa kaniya ng pinakatipang walang hanggan, at kaniyang lahi pagkamatay niya. At tungkol kay Ismael ay didinig din kita, narito't aking pinagpala siya, at siya ay aking panganganakin ng marami, at siya ay aking pararamihin ng di kawasa. 12 prinsipe ang kaniyang magiging anak, at siya ay gagawin kong malaking bansa. Ayan guys, so dito guys, no, makita natin na pati si Ismael o yung nagsimulan ng mga Muslim
So dito nagsimula, kaya pala merong debate talaga ang nangyayari. So dahil pareha silang pinagpala ng Ilohim, so paparamihin yung kanilang lahi. So kaya ngayon naunawaan ko na kung bakit sila ay talagang nakikipaglaban na sila ay tapos. Bagamat pinagpala si Ismael o yung kanyang magiging future, ibig sabihin na yung kanyang magiging pararamihin yung kanyang lahi, ay mas pagpapalain pa si Isaac, okay? So tingin ko guys, nasa part tayo ni Isaac at yung mga Muslim ay nasa part ng Ismael. Maliwanag na sinabi ng Biblia na sino man nagpapatuli ay pakikipagtipan sa Diyos. Kaya si Abraham at si Ismael ay sabay na nagpatuli. Kaya bago pa umalis si Ismael sa bayan ni Abraham, ay nakapagtipan na ito sa Diyos. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit ang mga Islam o Muslim ay automatic na ginagawa nila ito. My question is, why is it imperative to circumcise in Islam? The brother posed the question, is it imperative, is it compulsory to circumcise in Islam? Is it fard? Brother, it's not fard. In Islam, it is a sunnah. A sunnah te muqadda, highly recommended sunnah, it is mustahab. At nang tumanda na si Isaac, ay nagpatuloy rin ito. At dito nagsimula ang lahi ng mga Hudyo. Pero wag natin kalilimutan, ang mga Hudyo at mga Muslim ay magkapatid. At ituring natin ang mga Muslim ay nakakatandang kapatid natin dahil kay Abraham, na galing sa lahi ni Shem o mga Shemite, na maaaring pinag-ugatan ng lahi ng mga Pilipino. At masasabi ko na tayo ay hindi mga Hintil. Ang mga Hintil ay galing sa lahi ni Ham. Ganon na rin ang lahi ni Japheth na pinagsimula ng mga European. Kasama na dito ang bansang Espanya. Ang nakakapagtaka lang, maraming bansa ang hindi nagpapatuli. Kasama na dito ang bansang Espanya na sumakop sa atin ng panahon 1500 sa panahon ni Lapu-Lapu na pumatay kay Magellan. Bagamat napatay si Magellan, ay lumaganap din ang kanilang daladalang pananampalataya. Ang pananampalatayang Kristyanismo, kung hindi ka sasamba sa kanilang pananampalataya, ay buhay mo magiging kapalit. Dahil ba sila ay mga Hintil? Ito ang listahan ng mga bansa na nagpapatuloy